39 na taon na ang nakalipas matapos ideklara ni dating Pangulong Marcos ang martial law, pero hindi basta mabubura ng tagal ng panahon ang mga alaalang iniwan nito sa mga nagdaan sa batas militar. Kaugnay po niyan, makakausap natin ang dalawa sa mga political detainee ng martial law, si dating Representative Saturo Ocampo at ang direktor na si Ben Cervantes. Good morning po. Ganang bala. Pag dumarating po ang September 21, naaalala niyo pa ba yung nangyari 39 years ago? No. I do. Mm-hmm. But I think many of the young people today have forgotten it. Oh. It's ceremonial remembrance. Mm-mm, mm-mm. And the real meaning of martial law is forgotten. Mm-mm. That is why I think Gloria Arroyo even considered declaring martial law again. Kasi parang hindi na po masama, parang nakalimutan na na ang daming abuses na nangyari nung martial law. Ganun po ba, Kasator? Well, maaaring dahil sa, lalo na sa panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo, naulit, no, yung maraming mga extrajudicial killing, pagpatay, patuloy yung human rights violations. Eh. At kulang na lang yung formality naman kay Gloria kasi state of national emergency yung kanyang pinaklare 2006. Oh, oh. Pero parang pinatay niya rin sa Proclamation 1081 yon. Ang nakakatanda sa martial law ay yung namuhay noon, ano, at naranasan yon. Yung mga kabataan, malayo na sila ron at madaling mawala sa kanilang pag-iisip. Sige po, dahil anniversary ng martial law, gano'n po ba katindi yung nangyari sa inyo noon? Kayo pong dalawa ay nakulong. Si Mr. Ocampo ay nakulong po for 9 years? Siyam na taon. Siyam na taon. Tapos si Direk Ben, 4 times kayong hinuli. I was ABBC. Ano yun? Aguinaldo, Bicutan, Bonifacio, Crame. Wow, inikot nyo talaga yung mga yung mga kulungan. Siguro, I did not reach as far as Nueva Ecija. But or Pampanga. But every 2 years or so, when activism and the spirit of activism rose to a supposedly uncontrollable level, they would arrest certain representatives of different sectors. I was representative of culture. There was Caprice, the late Cabell, who was represented labor. And then, kailangan may representative. Oo. To frighten supposedly everybody else. But it only strengthened the resolve of the activists of the period. Paano po yung pagtrato sa inyo sa loob ng kulungan? Depends on how you allow them to treat you. I always acted like a senior, so they treated me like a senior. I spoke to them in English and I would say, excuse me, if they said mistook the P for an F or a TH for a T, and then etc. So I would make it difficult for them, not difficult for myself. Sa inyo pong kaso, sir, mas difficult. You underwent torture. Well, siyempre, yung sa akin, minsan ang pag-aresto, pero palipat-lipat din ng mga lugar. Siyam na buwan akong isolated. Solitary confinement, walang access ng visitors. Yun yung Bartolina? Ganun po ba yung tawag doon? Well, yung unang mga buwan, nasa isang safe house ako, somewhere in Angeles, Pampanga. And then inilipat ako sa isolation sa Camp Olivas. Then inilipat ako sa Camp Crame in isolation. Pero sa Camp Crame, isinama sa akin yung si Dito Sarmiento, yung editor ng Philippine Collegian, na inaresto rin nila noon, no? Then later, napunta na ako sa Bicutan kung saan yung mga sinasabi ni Ben, every so often, every 6 months halos, may mga new batches ng inaaresto nila, dumarami yung mga political detainees. So inorganize namin yon. And ako for about 7 or so years ako yung spokesman dun sa Bicutan. Nakaranas po ba kayo ng karahasan physically? Ay, sure. Ano pong ginawa sa inyo? Pambubugbog, no? Electric shock. Electric shock? Yung in-apply ng tinalian ako ng isang cord dito ng may cranker sila eh. Tapos nagpa-flow yung electricity sa katawan. Palipat-lipat yung prod na para
mag-conduct ng electricity. Binuhusan pa ako ng tubig para mas matindi ang electricity. And then dinamitan ng lighted cigarettes, sinunog yung aking mga nipples, lahat ng toenails ko, ganoon. Tsaka yung aking sex organ, sinunog din ng cigarettes. Oh, ganoon yung ganon kasama. And ano daw po ang kasalanan ninyo to undergo this kind of torture? Isang ano lang, hindi ako sumasagot sa question nila. Mm-hmm. Wala akong binigay na information. So, kaya pinatagal na ako, isolation. Sa amin, it's all part of it, no? Yung iba, matindi, nagkaroon ng mga trauma, yung mga sa kanila yung experience na ganun. Oo. Matinding torture. Oo. So ano pong pakiramdam ninyo ngayon? Kayo pong dalawa na nakaranas ng ganyang klaseng abuso na pinagkaitan kayo ng kalayaan, pinagmalupitan kayo physically, tapos ngayon parang nakalimutan na siya. Kaya nga, makikita yung mga panawagan ng mga nakaranas ng ganyan, yung never again, martial law, no? Na huwag nang mauulit yon. Sabi ko kanina, kabuntik nang maulit kay Gloria Macapagal-Arroyo, mm-hmm. pero because of the constraints sa Constitution, hindi yan na-formalize. Mm-hmm. No? Kaya kinakailangan napapaalala sa araw na ito na hindi na dapat mabalik yung panahon na yon. Mm-hmm. I think it should be part of education. Because, you know, we flash over martial law and just talk of it of 72 to a certain year. That's true. We do not talk about the real meaning of martial law, the loss of freedom, torture, death of certain of our kasamas. Tama. Kapag tinuturo nga siya sa Araling Panlipunan, idineklara no September 21 ng martial law, nagkaroon ng sinasabi naman na merong mga pang-aabuso, pero it stops there. Yeah. It stops there, and then pagkatapos nagkaroon ng snap elections. It doesn't elections. Become a visceral experience. Right. And martial law was a very visceral experience for those who went through it. For example, since Satur is politically involved, I can speak more of the cultural effect on the Filipinos. Sige po. Oh. For example, I was saying when I was in Hawaii that I miss martial law because martial law forced us to take a stand against an existing cultural system. For example, everything that Imelda stood for, we fought against. So we had something solid to fight and constant to work against. So kumbaga parang may inspirasyon para Correct. Para ma-embolden yung mga tao. And then she had underscored the importance of culture. For example, she may have worked for elitist culture, so we had to research on traditional Filipino culture that was good for the people, and we worked on those instead. Sinabi niyo po na you miss martial law kasi kumbaga noon meron kayong inspirasyon para ma-embolden ang kabataan. You had reason to work. Oo, you had reason to work. Ngayon po, ano masasabi niyo sa kabataan ngayon? Meron bang general apathy or cynicism? Miss Universe. They're more concerned nonsense. With ako naman tingin ko may meron pa rin pag-asa yung kabataan. Lalo na yung mga na-orient, no? At aware sila dun sa education ng kanilang organization sa nangyari sa martial law. At naranasan din nila sa Macapagal-Arroyo government. Maraming nabiktima ang kabataan dun sa extrajudicial killings. No? So, I think merong continuum naman itong protesta. Pero ano po yung pagkakaiba nung kabataan noon? Kasi nakikita ko dun sa mga old pictures na pinapakita natin ngayon sa TV screens. Ang daming taong lumabas. Talagang parang spontaneous yung ano yung mga rallies tapos talagang fire in their eyes. Ngayon parang hindi ganoon karami ang mga sumasali sa mga kilos protesta. Parang nahihirapan ang mga organizers to get people to join. Mm-hmm. And yet at that time during our time rallies were daily. And napupuno yung Plaza Miranda during after the death of Ninoy, we would fill up the post office area. And these students na pumupunta or mga tao na pumupunta sa Plaza Miranda, these are hindi naman ito yung mga hardcore na activists, parang
Yung sinabi ni Ben kasi, sabi niya, namomotivate yung mga tao na kumilos, no? At ang isang positive, kung may positive sasabihin na nangyari ito sa martial law, talagang na-unify yung mga tao laban sa diktadura. Mm-mm. Kaya nga umabot dun sa people power, tawagin, no? And ang dapat lang, ma-maintain yung ganong consciousness, yung militancy. Ganun. Kasi ang pagkatapos nun, yung ganansya, nung paglaban na yon ay ano na, no, na-re-reverse. Kasi hindi na-sustain yung paglaban ng mamamayan, pag-protect ng kanilang human rights sa abusos ng mga sumunod na mga presidente. Eh pero I'm sure, Direk Ben, sasabihin ng ilang mga kabataan ngayon, eh wala namang martial law, we're in a democracy, so bakit kailangan mag, you know, magkaroon ng ganyang klaseng fire? I mean, there's reason to be concerned with Shamsi Supsup kasi we're in a democracy naman, wala namang martial law ngayon. No other issue to be concerned about. The country has not improved greatly since martial law. So there is reason to be concerned about the welfare of the country, whether she is third runner-up or didn't win at all. You know, it has nothing to do with the problems of the common Filipino. And the problems of the common Filipino is they have forgotten what it is to be a Filipino. Okay, may nag-tweet sa atin ng katanungan, si Representative Teddy Casino, ang sabi niya, kung may planking protest daw ngayon, meron bang katulad nito noon o paano ninyo ginagawa yung mga protesta ninyo noon? At anong masasabi niyo sa mga aktivista ngayon? Well, I think may die-in ata kayo dati, di ba? Tama ba? Yeah, marami rin naman ng... Walang planking noon? Wala pang planking noon. Kasi siyempre, yung mga form ngayon, eh nai-influensya ng ibang experience at iba-ibang lugar, lalo na ngayon yung napaka-bilis ng flow ng information. Pero yung mga inherent na in-adapt ng mga political prisoners, for instance, pero siyempre sa amin noon, ang pinaka-effective na mass action, yung hunger strike, na ginagawa pa rin naman ngayon. Hunger strike. Ako, five times kami nag-hunger strike and then para ma-facilitate yung release ng mga bunches of political prisoners. Ang dapat i-point out dito, kahit na martial law, si Marcos nag-aastas yang nag-adhere sa human rights, sa constitutional process, sa legalism, may ganoon. Kaya kapag may tulak siya, eh bumibigay din, no? Dapat 'yun ng leksyon na ano. Sa mga sumunod naging inventive din naman yung gobyerno sa paglabag sa karapatang pantao. Mm-hmm. Kaya nag-iiba rin ang forma ng paglaban at pagprotesta. So nag-hunger strike kayo noon, Direk Ben, kayo gumagawa ng mga plays, even inside prison. We use culture and music, which I discovered is very important to Filipinos. Filipinos, no matter how active they are, you can unite a people with martial music. But it is the sentimental music that really touches the Filipino's heart. That's why everybody is united in Bayan Ko, in poems of Hernandez, for example. Mm-mm. Kung isang dipang langit, etc. All these mga marches are good to attract attention, but what moves people is hitting the heart. Hitting the heart. Tama yung sabi ni Ben, kasi isa sa mga forms ng protest, no, whether yung sa kalye o kahit sa bilangguan, yung culture, yung forms of art, visual art, music, poetry, lahat yan, no? Kasi mas madaling tumagos sa puso ng dami ng masa kapag yung delivery mo may form ng umaantik sa kanila. Okay, marami, as a final note, maraming mga kabataan ngayon hindi pa buhay nung dineklara ang martial law. I wasn't born yet nung dineklare yung martial law. Bakit ba dapat alalahanin pa ito when it was 39 years ago? Kung meron kayong mensahe sa mga kabataan, bakit ba kailangan alalahanin yung September 21 Ang sa panig ko, kasi continuing activist pa ako hanggang ngayon eh. Right. Ang nangyari dyan, kahit na bumagsak na si Marcos,
maraming mga decrees no na pinalabas niya noon, repressive at saka kahit sa economy ay counterproductive ang napanatili no, nagpapatuloy na ini-implement yung mindset ng military na na-develop ng martial law, nandiyan pa rin kaya continuing human rights violations siya. Practically yung continuing martial law syndrome sa baga no naka-contrapose nung advances naman ng campaign ng human rights ang nagpapakita na hindi natapos yung pagkikipaglaban sa repression nung pagkabagsak ni Marcos, kundi kailangan pa rin, patuloy na dadali ng mamamayang Pilipino. Okay, Direct Ben, why should the youth remember martial law? Because it can happen again. And it may have happened again without in a different form because I think the thinking of the young people today without being critical of the government, whoever is in power, I always believe we should be critical of anybody in power, whether friend or foe, especially friend, because we can be misled by friends. Mm-hmm. Okay, maraming salamat. Kumbaga, ang mga leksyon ng nakaraan, ang mga taong hindi nakakaalala sa nakaraan ay paulit-ulit na uulitin. Correct. Ang mga mistakes ng of the past. So maraming salamat po sa Turo Campo salamat at din. Direct Ben Cervantes. And remember martial law. Never again. Never again. Maraming salamat. Thank you. Thank you very much. Okay. Thank you.